Welcome to my channel. It's me again, Ma'am Shem. Nandito sa inyong harapan para magbigay ng kunting kaalaman na results ni Ma'am Shem. Ito ay di pangkaraniwan. It may be mangilan-ngilan ang nakikita natin sa daan, sa kalsada. Ito yung tungkol sa tips ko about gamot para sa mga nakakalbo, kalbo na, panot, o mga napapanot. Alam ba ninyo na normal ba sa inyo mga kamarimar, mga seryo, mga anakis, pag nakakasalubong kayo ng kalbo o napapanot sa kalsada? Subalit, hindi nyo ba nalalaman na sila din ay nagkakaroon ng depression about this? Mas mapalad nga lang tayo dahil mayroon tayong buhok. Pero magbibigay si Ma'am Shem kung bakit may mga mangilan-ngilan na nalalagasan ng buhok o napapanot. Ito yung tinatawag na alopecia or ilarta sa medical term. Alam niyan pa ninyo kung saan nakukuha iyan? May mga kadalahilanan kung bakit nalalagas ang buhok ng isang tao. Unang-una sa lahat, tignan natin kung ito ay nakukuha sa lahi. Kung ang kanununuhan ay mayroon talagang paglagas ng buhok, that's normal. Pangalawa is yung pwersahang pagjijeta. Kasi ang pwersahang pagjijeta ay nababawasan ng vitamin at stamina ng katawan natin. Di ba? Kaya iwasan po nating magpwersa sa pagjijeta. Number 3 is stress. Pinaka number 1 ang stress sa paglalagas ng buhok. Kaya kung ayaw ninyong makalbo, mga anakis dyan, mga daddies, mga kamarimar, iwasan na natin ang stress sa buhay. Diba? Pang-apat is ito, hindi natin maiwasan sa mga nanay, yung panganganak. To be honest, nasubukan ko yan nung nanganak ako sa panganay ko. Kumunti ang buhok ko dahil sa panganganak. Pero sa awan ng Diyos, unti-unting bumalik. Pang-apat po yun. And ang panglima is just because of hyperthyroidism na tinatawag. Ito po yung dahilan kung bakit nakakasalubong tayo ng walang buhok sa daan. Pero totoo, may nabibili sa butika na ipinapahid. Ito yung tinatawag na minoxidil na imamasahi sa part ng area ng nakakalbo na makikita natin na mayroong pagbabago. At ito yung tinatawag natin na gagastos tayo. Ito yung magre-rest na tayo ng pera. Pero alam ba ninyo, nasa pagre-research ni Ma'am Shem, may makikita tayo sa paligid natin, sa kusina natin na hindi na tayo gagastos. Ito yung pag-uusapan natin. Sa pagre-research ni Ma'am Shem, mas malakas palang pampatubo ng buhok is yung pagkain ng masusustansyang pagkain, fruits and veggies. Yan po. Besides sa iwasan natin yung mga stress, yung mga problema, kumain tayo ng mga healthy foods, kung tawagin. Pangalawa is egg. Egg and nuts. Pangatlo is nuts because egg and nuts is rich in biotin na siya ang magpapatigil para sa losing hair na tinatawag. Pang-apat is aloe vera. Karaniwan na yan na nalalaman natin ang aloe vera ay ikinukos ko sa part ng napapanot sa ulo natin na pampatubo. Pero may mas mabisa dyan. Alam niyo kung anong gagawin? Kudkurin yun, kuskusin, tapos i-chop ng maliliit into a cubes, haluan ng fruits, any kinds of fruits, and then haluan ng konting honey, i-blend po yun. Yun po yung inumin natin. Twice a day is much better. Yun po yung pang-apat. Ang pang-lima is ito. Ito na yung makikita natin sa paligid. Malunggay. Malunggay leaves is green and leafy vegetable. Makikita natin yung malunggay na mayabong siya. Makakatulong iyon. Normal po yun na inahahalo natin sa mga gulay-gulay. Pwede natin gawing fatty. Masustansyang pagkain. Pero ito pang number 1. Kumuha po din po kayo ng malunggay. Yung fresh bagong pitas na dahon ng malunggay. I-blend po iyon.
lagyan din po ng honey and any kinds of fruits, i-blend po yun. Iyon din po ang inumin po ninyo. Mas effective po yun sa pampatubo din ng buho. Lastly, ang pang-anim, ito naman po yung makikita natin sa kusina na epektibo na po. Alam po ba ninyo kung ano? Sibuyas. Ang sibuyas po ay mainam ito kasi may ink, inflammatory compound, na mabilis ang mababawasan ang paglagas ng ating buho. At ito din ay mayroon itong sulfur compound at quercetin na tinatawag bilang antioxidant plus, pipigilan ang pagdami rin ng puting buhok. Tanda natin, pampatubo ng buhok, pampapigil ng pamparami ng puting buhok. Yun po yung malaking tulong ng sibuyas. Simple lang papaano gawin. Ang sibuyas din ho ay i-chop into cubes. I-chop po ninyo yun. And then, kasi normally ang sibuyas is masangsang ang amoy, lagyan, while na-chop na po iyon, i-blend po iyon. After blending, haluan po ng lemon, halimbawa sa dalawang onion, dalawang sibuyas na ganito kalaki, is kalahating hiwa ng lemon po ang ibiga, i-blend po uli. At kung anong gagawin po doon, ipahid ho sa buong anit, imasahi ho. And then, pag namaisahin na lahat, kumuha ho kayo ng cotton cloth, balutin ang ulo within 30 minutes bago po banlawan. Gawin ho nito ay palagi within na 6 weeks, makikita po yung resulta na naging healthy yung hair, napigilan ang pagtubo ng puting buhok, especially makikita ninyo ang panibagong usbong ng hair. Yun po yung gawin po natin na makakatipid na hindi na po tayo gagastos. Yun po yung mga napag-aralan ni Ma'am CM na research. Kaya huwag malungkot kasi lahat ng bagay may lunas. At basta magtiwala lang sa may kapal at unang-una iwasan ang stress kasi yun po yung palaging dahilan beside ublahe or sa panganganak. Iwasan po natin ma-stress. Lahat po ng bagay, i-re-research po natin yan at may solusyon. Kaya ito na lang ang maipapayo ni Ma'am CM pansamantala at maibabahagi niyang na-research niya tungkol sa health tips. Kaya sana ho, antabayanan po ninyo ang mga susunod na vlog ni Ma'am CM tungkol sa health tip. At nagpapasalamat po lagi si Ma'am CM sa pagsubaybay. And please like and subscribe sa mga hindi pa nagsusubscribe. And please comment below. At huwag mo rin kalimutang mag-click ng notification bell ho ninyo para ma-update ko kayo palagi. And from now, bye-bye for now and until on my next vlog. Bye-bye!